So ayan mga boss, kamusta? So may gagawin tayo, ayusin natin tong mat block natin na Raider mga boss, dahil nagka problema yung carb niya dito sa may diaphragm niya. Kahit anong gawin ko dito, kahit anong rev ko, hindi siya umaangat yung RPM. So nagpalit ako ng spark plug dahil ang alam ko yun ang problema. Nagpalit ako bago. So ganun pa rin, kahit anong gawin kong RPM dito mga boss, nag-steady pa rin siya. So ayan, ayusin natin, baklasin natin yung takip dito. So kailangan ko munang ilabas to mga boss. Ayan. So ayan mga boss, baklasin natin, may bisita tayo dito sa dog, and magpo-photoshoot ata. Pipicturean nila dahil may checkpoint dun sa amin dito. Hindi sila makalabas, hindi sila makapunta ng tambayan. So dito sila magpipicture. So ito, kailangan nating ayusin. Baklasin natin yung takip ng carb, stock carb, para makita natin yung diaphragm niya mga boss. So ayan. Mga boss, nabaklas natin. So ito na siya. Ayan, kung napapansin niyo mga boss, may gas-gas na siya. So sabi ng iba, normal issue daw ng rider ng itong carb. So ito, so kailangan nating linisan lang siguro para matanggal yung gas pang, dahil kahit anong gawin kong rev nung nakaraan mga boss, hindi umaangat yung RPM. Kahit anong gawin mo, hindi ko, ayan, steady lang siya. Tapos hindi ko pa ma-overtake ata yung kuliglig. So kailangan lang natin punasan to mga boss, linisan lang. So hindi ko na siya liliyahin, baka mas lalong mamoblema lang. So linis lang. Kung hindi muna tayo magpapalit ng diaphragm mga boss, dahil okay pa naman siya, wala pa namang punit. So kunting linis lang to mga boss. Ayan. So yung mga naka-experience ng ganon, kahit anong piga o kaya napipigil yung RPM, so check nyo lang yung carb nyo mga boss. Ito sa may diaphragm nya, check nyo lang, tingnan nyo kung may gas-gas. Ayan, konting linis lang para linis or punas para matanggal yung gaspang dito, dahil ayan, ayaw umangat pag may gaspang sya. Ayan, nahihirapan syang iangat, so parang nag-i-stack up yung piston dito mga boss. Ayan, so kailangan lang natin linisan. Ayan, saka isa pang problema mga boss, check nyo kung may punit tong goma. Ayan, kung may punit na siya, ayan, apalitin na. So may nabibili, marami namang nabibiling ganito mga boss. Ayan, i-check nyo lang kung may punit. Ito naman mga boss, ang issue nito is wala namang punit. At ito lang, gas-gas, medyo gumaspang lang yung piston mga boss, dahil hindi niya mayangat. Ayan, so ito, nalinisan ko na. Ayan, ibalik natin mga boss. So yan mga boss, ibabalik na lang, nalinisan na yan. Ganun lang yung gagawin nyo pag hindi nagana yung ano, hindi nyo mabombahan ganun, o hindi tumatakbo, pigil yung takbo ganun. Lilinisan lang mga bossing. So ayan, ang pagbalik dito mga boss, ito, may pattern naman siya, may bukol dito, at saka may naka-ano na rin doon para ma-fit. So ganun din sa takip mga boss, ayan, meron din siyang bukol dito. Yun yung parang ano, sa guide. Loob, parang guide nyo, tsaka pagka-o-ring na din nun. So may nakalimutan talo. Shhh! Lalagay na mga bossing. Kontan nito ako ni Ethan. I don't. Yun mga boss, sa paglalagay huwag niyo madaliin kasi baka magkamali kayo. O sa pagbalik. Nyebut apa? Di break mas.
master yung clutch. Separate. So yun, nahigpitan na mga bossing, itatesting natin kung tataas na yung RPM niya, kasi dati hindi. Goods na mga boss, kasi dati nga hindi tumataas. Nadamay pa yung spark plug. Dahil lang alam ko, yun yung issue. So, hindi pala. Usually, kasi mga boss, pag ganong issue, hindi tumataas ng 4,000 RPM. Or depende sa case nyo yun, kasi iba-iba naman. Yun. So, ayan mga boss, sana nakatulong yung simpleng video natin. Ayan, as a issue about dito sa RPM natin. Yung hindi uma-RPM kahit anong tiga mo na. Ayan, kahit anong gawin mo na sa throttle mo, hindi pa rin umaangat yung RPM, pabago-bago. Ayan. So, ganun lang yung gawin nyo mga boss. Napakasimple lang. O, ayan mga boss. Update sa dilaw natin. Ayan. Naantay na lang natin yung aircut. Aircut cover mga boss. Siguro, i-upload din natin yun. Saka yung Mio natin is, ayan. Inaantay ko rin yung pesa dito sa panggilid. Ayan, na-stack na rin muna dyan. Ito may bagam? So eto, abangan nyo ito mga boss, i-upload nyo mamaya at i-upload ko rin na ito. Ayan. Oras na lang siguro ang magkaiba sa amin kung sino mauna mag-upload. Ayan, abangan nyo ito. So ayan mga boss, sa mga nagtatanong pala kung anong size ng gulong natin sa harap, Michelin, naka-Michelin siya na 6090. Ayan mga boss, 6090 sa harap and sa likod natin is ano, 7090. Ayan, madumi lang mga boss dahil kahinto lang din ng ulan. Saka sa mga nagtatanong mga boss kung plug and play ba yung RB5 natin. Ayan, plug and play po siya mga boss. Ayan, kahit sa FI or sa carb, plug and play na siya. Basta ang bilhin nyo pang rider. Ayan, plug and play na yun. So ayan, dito natin tatapusin tong video natin mga boss. Ayan, sana may natutunan kayo kahit papano. Ayan, share lang natin. Don't forget to like, comment, subscribe mga boss. Ayan. Subscribe kay Boss Graham. Ayan, ride safe sa ating lahat.